madali pong magparami ng kabute o yung mushroom. Ito po ay maisasagawa natin sa napakaliit na puhunan mula po sa 5,000 at ito po ay backyard. Doon po sa sinasabi kong 5,000 na yun, pwede na po tayo makapag-set up ng household level laboratory na kung saan po kayo na ang gagawa ng sarili ninyong bilhi sa pamamagitan ng tissue culture. Gagamit po tayo ng mga low-cost materials o appropriate technology gaya ng pinaghugasan ng bigas, pamalit po doon sa patatas na kadalasang ginagamit sa culture medium ng mushroom. Tapos po noon, pag meron na po tayong mga tissue culture, gagawa rin po tayo ng mga substrate sa paggawa ng clothing bags at ito naman po ay mga natutuyong dahon gaya ng dahon ng mais, dahon po ng tubo, dayami, tapos po yung mga sodas o yung pinagtistisan po ng kahoy, lahat po yun ay maaari natin gamitin na pagkain ng mushroom. Dahil ang tutok po natin ay community level o low-cost technologies for mushroom propagation, doon po sa ating capital na 5,000, ang assumption po natin is using locally available materials and equipment sa household. Like yung sa pinaghugasan ng bigas, hindi na po tayo bibili dahil araw-araw naman tayong nagluluto. Yun po ay pwede ng pagkain ng binhi ng mushroom. At doon naman po sa pag-i-sterilize niya o yung pagpatay ng mga mikrobyo na pwede niyang makalaban, pinababa po natin yung cost sa paggamit ng drum, pamalik po sa autoclave. Ang pinakaiba lang po nun, pag gumamit po tayo ng drum, medyo pahahabain lang po natin yung oras ng pagluluto para po maging katumbas siya ng paggamit natin sa autoclave. Sa steel drum po, kung siya po ay sealed ng maayos, po pwede po tayong mag-sterilize ng 4-5 oras lang. Lalagyan na po natin siya ng bilhi mula sa tissue culture. Ito po ay patatagalin natin ang mula 3 linggo hanggang 1 buwan sa 1 kwarto na ordinary lang po ang temperature para po sa kanyang pagtanda. At once po na makita na natin na lumalakad na yung tinatawag na maysilya o yung amag doon sa bag, ito po ay maaari na nating ibenta as bag or pabungahin at ibenta po natin ang bunga. Bali po yung project natin ng mushroom. Nag-start ito noong 2004. And then parang yung question na pumasok sa isip ko, bakit tayo na agriculture country at sa Central Luzon na marami tayong mga rice ay hindi siya ganun kadami. Considering na yung lahat ng mga raw materials na ginagamit ay farm waste. So, nag-conduct po ako ng study at that time and tinignan ko kung ano yung state ng industry ng mushroom sa Central Luzon at meron pong mga lumilitaw na mga problems at isa na nga po rito yung high spoilage o yung mabilis na pagkasira ng mga kabute at yun yung dahilan kung bakit yung ating mga producers ay hindi nila nasusustain yung level ng volume na kailangan nila. So para po ma-address itong concern na ito, bumuo po tayo ng proposal at ito po ay pinapondohan natin sa Bureau of Agricultural Research na ang ating focus po ay product development para po tayo ay makabuo ng mga iba't iba klase ng produkto mula po sa pagmamushroom. Upang ito po ay mabigyan pa natin ng mas mahabang buhay at hindi po siya mabilis na masira at doon po ay madagdagan pa ng additional na income yung ating mga producers. Ang pangunahin pong layunin natin sa proyektong ito bukod doon sa mapataas ang income ng mga farmers ay mabigyan pa sila ng dagdag kita para po sila hindi masiraan at makabuo po tayo ng iba't ibang klase ng produkto mula sa mushroom na po pwede nating ilabas sa market. Ang mga tumulong po ng mga institution dito sa proyekto na to, unang-una po ay ang Bureau of Agricultural Research sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong maisagawa ito sa pamamagitan ng pagbibigay nila ng pondo. Ang Department of Agriculture Regional Field Unit 3 para po sa pag-implement ng project at gayon na rin po yung mga local government units ng mga involved na farmer beneficiaries kagaya ng Anao sa Tarlac, Victoria, Hirona,
Pura po, at meron din po tayong kasama sa co-op na taga Muñoz, Nueva Ecija. Sinimulan po natin gumawa ng mahabang listahan ng mga produkto at ito po ay ating ipinapatest sa mga potential consumers hanggang sa maka-arrive po tayo doon sa quality ng produkto na gusto natin. And then mula po sa feedback nila sa sensory evaluation, ito po ay ating ini-improve. Ito po yung gusto namin i-promote kasi ang mushroom ay highly nutritious. And then, doon po sa aming mga testing dito sa laboratory, gusto namin makita kung ang fresh mushroom ba, pag iyong ipin-process, ay mawawala yung kanyang mga nutrients. So, itin-dry po namin ito. Nag-dry kami ng fresh mushroom at pinatest po namin sa food chem ng Phil Rice. At lumilitaw po na habang dinadry mo siya, lumilitaw po na napakataas ng kanyang iron and calcium content na talagang mainam para po sa katawan, lalo na po sa ating mga bata na may mataas na malnutrition.